Okay, good morning, Kap. At ngayon ay nagkaroon ako ng pagkakatao para ma-interview ko kayo dito sa inyong nasasakupan. Alam kong marami kang mga programa rito at iba't ibang mga issue siguro ang iyong mga nagawa na rito. At live po yan sa aking programang Wow Aksyong Balita sa radyo at dyaryo. Go ahead, Kap. Thank you po sa interview and bubati po na magandang araw sa lahat po ng ating mga kababayan. Okay. Ano po ba yung mga naging programa natin, Kap? Ilang termino na po ang ating na upuan? Ako po ay nasa huling termino na ngayon. Aho. Ay 2025 ba at tatakbo ka na? Ito na, tapos na ho sa executive office. Opo. Kaya hopefully sa legislative babalik tayo. Wow. Ay tiyak naman suportado pa ni Mayor. Oo naman, always naman, always naman ang pagmamahal ng Kuya Edwin at Kuya Edwin. Tsaka talaga nandiyan. At Kap, ano ba yung nasimula nating mga programa ngayon dito sa Santo Niño? Go. The usual naman, yung ating mga pagtulong sa social services doon sa ating mga kababayan. Regular naman po yung ating medical pag-asikaso sa medical nila. Okay. Yung mga kagawad naman natin, masisipag talaga. Kaya okay, sa mga bawat committee na meron sinya, walang sila, problema. Lahat sila ay sa trabaho. Kagaya ni Kagawad Abdo sa daycare. Okay. Si Kagawad Dante sa health. Si okay. Kagawad June sa tricycle group and sa mga namayapang mga kababayan natin. No. Kung sa kay Kagawad Eman, yung mga hoa natin. Mm-hmm. Sa mga palupa. Kay Kagawad Lani. Mm-hmm. Yung mga basura, kaya malinis yung lugar natin. Kay Kagawad Mulong, yung ating disaster preparedness. At kay Kagawad Trixie, yung senior citizen. Okay. Ayan. Sir, yung pagdating doon sa senior citizen, sir, kumusta po yung ating suporta sa mga senior citizen? Naibibigay po ba sa kanila yung dapat maibigay sa kanila? Do. Lahat ho na mga needs nila hangga't maaari maibigay natin. Okay. Ano-ano po yung naibigay natin na mga suporta sa ating mga senior citizen? Senior, halos lahat doon sa mga kailangan nilang mga sila ho kasi nagre-request eh. So by request ko ano yung ni-request nila mga lakad nila. Opo. Sa birthday gift nila. Oo. Magkano po na ibibigay natin sa birthday gift? Ang utang ko sa kanila, 2 na ata, pero 500. Bali, 1,000 na po? Aha, 1,000 na. May tayo utang sa senior. Opo, yun sa mga ayuda po. Sa ayuda, okay naman kung ano yung kailangan nila. Basta lahat ng gusto nila, bibigay natin dito. Yan. Yun yung naging tema ng ating gobyerno. Okay. Lahat sir, pwede. Ilan po ang mga botante natin ngayon dito sa Santo Niño, sir? 16,000 yung ating botante rito sa okay. 16,000 plus eh, pero more or less nasa 16,000 yun. Yun talagang botante po yun. Aha. Talagang regular na nagmamahal sa atin. Ayun. Okay. At bukod po roon, ay totoo po ba na may 1% ang senior citizen sa barangay, sir? Baka hindi lang eh. Baka hindi lang. Aha. Baka hindi lang. Kasi ngayon ko lang po ito... Ano mo ba yung 1%? Magkano mo ba yung in-expect sa 1%? Yung binibigay sa mga senior citizen na tulong para sa mga gamot-gamot, yung 1% na talagang para sa mga senior. Sa... Maliit yun. Malito yun, 1%. Okay. At bali... 100,000 ko talaga yan. Opo. Sa ang alam ko nung una, 100, tapos nalipat ng 1%. Opo. Ay, hindi naman tayo maglilimit ng 1% at iba-iba yung pangangailangan ng barangay. So, opo. Depende. Halimbawa, yung isang may sa isang taon, pagpalagay ninyo,
pagpalagay ninyo ano, sa 4,000 siguro 100 doon may sakit. Opo. Ay kung 561% kasi ang tanyo ano. Ade merong 560,000. Opo. Ay sa birthday gift lang di ubos 'yon. Oo. Imagine niyo sa 4,000, 2 million kagad. Oo. Ano? Pero kayang-kaya dito, sir, at lahat naman kasi kaya naman. Sir, magkano ang IRA ngayon dito sa Barangay San Pedro? 56 million? Million. One of the smallest. One of the smallest. Kaya nagagawa nyo yung magaganda mga programa at naibibigay nyo talaga sa mga yung mga nasasakupan yung pangalanan. Oo, hanggat maaari. Hanggat maaari, mabigay lahat. Hanggat maaari, mapagbigyan lahat. O, kagaya ng mga indigent, sir, kumusta po yung pagkuhan ilan ng mga clearance? Ah, may binabayaran po ba sila? Araw-araw kumukuha ng indigent dito. Mm-hmm. So, may meron na po ba tayong sariling agamutan dito sa lugar mo? Meron ho, meron. Meron ka na na ipagawa rito, sir? Mm-hmm. Yung health center, matagal na kong gawa yun, yung health center natin. Uh-huh. Mga anong taon yun, sir, yung health center? Hindi pa ako tao, baka gawa na yun. Ay, hindi. Yung bago, sir. Yung doon sa kabila. Nung, doon sa kabila. Oh, wala, hindi pa. Pangit yung gawa eh. Yung kontraktor. Pag-ibahan niyo ulit. kung pwede lang talaga. Oo. Kina-renovate ko na lang kasi kinausap ko yung kontraktor. Kapitaas mo ng 1 meter mahigit. Oo. At pag bumabaha dito, talagang baha. Baha talaga eh. Ayan, awalan Diyos. Hindi ginawa yung sinabi ko. Ayun. Tapos gumawa ng drainage system, di alam saan papunta. Gumawa ng septic tank, di ko rin alam saan papunta. Gumawa ng linya ng kuryente, ay nilagay yung service drop doon sa likod. Tapos yung sa bintana. Opo. Kung nilagyan ng ano, laway lang ata ginamit ko, no, yung kanin, binilog yung kanin sa bulamot. Pinagsama-sama, nako, dinikit lang yung salamin. Ay, nako. Sinabi ko ng 1 meter ang itaas mahigit. Oo. At, hindi naman ginawa. Ang baha doon ay talagang wagas. Sa dibdiba ng baha doon eh. Talagang mataas dyan. Ayun, nasayang lang yung lote na binili ng barangay. Habi ko nga doon sa gagawa sa DOH. Kapo, pag ganyan ang contractor natin eh, sayang ang pera ng gobyerno. Totoo yun. Baka naman alam niya na malaki ang era mo rito. Hindi, national 5 million pa nga. Pagtingin ko, mga yung cabinet pag bukas mo tatama yung ulo mo eh. Ay yung pintuan ano pagpasok ay yung pintuan naman ginawa nila yung lawanet yung dikit-dikit yung mga plywood na lawanet ayun ginawa pintuan. Sir, baka naman yung contractor mo hindi talaga mausay gumawa. Hindi, palitan mo siguro. Hindi, taga DPWH yun mga kontraktor na ng hindi. National government. Ibang nalaman yan, baka papatay na ako nun eh. Ay, hindi ko na siya papayagan dito. Oo. Yun po. Sayang kasi yung trabaho. Sayang yung loteng binili ng barangay. So, gano'ng kalaki, sir, yung nabili ng barangay na loteng? Nakakalima na naman tayo. So, ilan ang na-relocate ko doon? Hindi. Ibang lote tinatayo ng building. Barangay old building. Okay. Iba yung relocation program sa LHA. Oo. Ay, kumusta yung relocation natin dito? Bitin, yung sa LRT. 1-2-3 din tayo dun. Pero yung mga LRT group, mabuhay kayo. Hanggang gusto nyo. Ano tayo magawa eh. Sabi ko, humingi kami ng tulong national, para yung mga naapekto ang mga kababayan natin, tulungan din nyo. Oo. Ay, iba rin ang kanilang tema. So, ewan ko kung anong batas ang ginagamit naman, pero gusto ko rin ipagtanggol yung mga kababayan ko. Kapag siyempre naman. Ako rin eh, dito rin ako lumaki. Wala, ganun yata talaga ang buhay. Siyempre maliit lang yung gobyerno natin. Oo, pero gusto ko sana eh, at maaari may ayos yung dapat nire-relocate natin mga kababayan. Ano? Tama yun. Kasi nung araw... Ay, pwede lang share mo lang itong mga LRTA eh, sa kahit itong NHA eh. Ang mga sagot pa dati, binigyan ka na ng bahay, bibigyan ka pa ng pera. Oh. Halos purahin ko eh. Oh. Kaka wala ka pang binibigay ha. Kasi pag ipat namin doon, babayaran namin yun. So wala ka pang binibigay. Ayun. Hindi ko pwedeng ganun. Kailangan sabay. Hindi ko
pwedeng ganun. Mga walang yamin sa yung katrabaho natin sa gobyerno. Hindi maintindihan eh. Kaya tutulong. Tutulong, kapiraso. Iba di mo pa itulong lahat at makukuha mo naman buo yung property. At tutulong mo, barya. At kawawa itong mga kababayan ko. Ayun, walang ganun. Walang ganun. Ayun. Papalag tayo ng papalag sa ganun. Okay, Chef, at maraming salamat. Oo, marami pa akong mamumura dito pag hindi nyo patitigin ito. At sa dami ng minura mo rito, talagang aabuti sa atin yan. Humingi na nga ako ng sorry doon sa iba eh. Hindi, ito si Kapitan Johnny, talagang napakabait nito. Nalulungkot lang, nakakalungkot yung mga katrabaho natin sa gobyerno. Hindi nagiging maayos. At, ay, nila tumulong eh. Ito maintindihan, ba't matitipid sila kausap? Baka naman kailangan may kasunduan. alam niyo, hindi ko nadadaanin lahat sa papel, yung sa puso mo lang, kung paano tutulong, makikita mo naman yun. Saan ko ba isusulat ito? Sa libro ng ano? Sa libro ng batas ng tao, sa libro ng batas ng Diyos, mailista naman niya na yung pagtulong, sincere. Apo. By law, the people, and siguro haluan na nila ng konting malasakit sa pagmamahal. Dapat yun talaga. Oh, may tingin puso, malasakit. Hindi ko magiging maayos o yan. Oo. Sir, last message sa ating mga kababayan. Oh, kayong mga kababayan ko na nagmamahal sa akin, salamat. Last time ko na ho kasi. Sa taas na, sir. Sa taas ka na. Sino ba sa third floor lang? Baka sa third floor lang dito. Siguro hanggang ganyan kataas lang ang pangarap natin. Baka third floor lang, masaya na. Sir, ano ang next move mo, pagbaba mo? Maghihiwa na ako ng karne. Magtitig na ako sa palengke. Ayan ang mga next move natin. Hindi, yung totoo, sir. At, totoo mo yun? Alam kong dati kayong meron. Ibig ko sabihin, hanggang ngayon tinutuloy nyo. Hindi, yung sa position, sir. Sa position. Sa position naman, sa totoo, talagang aakit ako. Kung siyan? Sa third floor. Hindi, sir, yung totoo. At totoo rin yun, yung third floor. Kagawad kasi tatakbuhin ko. Kagawad. Ang pisina nila sa third floor. Opo. Kaya sa third floor. Okay, at joker ito si Barangay Captain Johnny. Kaya ako, naniniwala ako na ang mga programa nito talagang nagawa niya eh. Sapagkat nung hindi pa pumupunta uli rito, wala pa ito, nasa kabila pa. Ito ay extension na, no? Burulan po yung kabila, kaya ginagawa ngayon burulan para libre. Tapos magtatayo kami ng sariling purinarya, Barangay Funeral Homes. Ala pa namang gumagawa niyan. May mga ambulansyo tayo rito, di ba? Bumili na ho tayo. Bumili ng bago. Hindi, bagong pintura lang. Kasi lumayo na sa pintura. Bago yung pintura. Fire track natin, sir. Bago rin. Bago rin. Bagong totoo. Bagong gawa. Kasi nasira yung makina. Okay. Binaayos lang. Binaayos lang. Tapos yung Barangay Funeral Homes, gagawa tayo. Para yung mga kababayan natin, Merong burulan. May libreng burulan. Oo. Tapos bibili tayo ng mga kabaong. Oo. Libre. Libre lahat. Nag-iisip nga ako ng pangalan eh. Anaisip ko, dalawa lang naman. Ano? Happy Funeral Homes. Maganda. Kasi alis na sila eh. O kaya mabuhay. Funeral Homes. Ay, meron na nun. Sir. Meron na? Oo. Meron na nun. Ano kaya? Happy na siguro talaga to. Sa tingin ko mag-stick ako, Happy Funeral Homes. Barangay Happy Funeral Homes. No? alam mo anong yon, Gawad, alam mo ako nung slogan nun. Gusto ko, happy ka. Yun ang slogan nun. Okay, Kagawad, maganda nga po sa inyo. Sir, last words, ano? Okay, go. Lahat po nung mga nagawa ng ating barangay for the last 11 years, lahat po yan ay biyaya ng Diyos. Okay. Thank you. Sa ngalan po ng ating suporta ng Yours in Public Service, ng ating mahal na Mayor Eric Olivares. Okay. Kasama ang
servisyong manay ng ating Vice Mayor Joan Villafuerte. Okay. Kasama rin po ang servisyo lang po ng ating Congressman Edwin Olivares. Okay. At tayo pong lahat yung strong barangay dito sa barangay sa Toninyo na lagi pong gagawa ng maraming programa para sa ating mga kababayan na kung meron po kayong konting pangangailangan, nandiyan po lagi ang inyong barangay na pwedeng nyo sandalan. Magandang umaga po at magandang araw. Mabuhay po ang Paranaque. Mabuhay ang ating radio station. Thank you, sir. At mabuhay po kayo. At lahat po ng sinabi ni Cap, pasok po ito. Total, eh, hindi naman eh. Joke lang naman yun. Hindi, totoo yan lahat na sinabi ko. Oo. Oh. At yan ay mapapanood nyo, sir, sa Friday. YouTube ba na? Opo. Thank you, sir.